Eh, 6.325 trillion ang pinag-uusapan eh. Eh doon ang gusto lang nilang tanongin, 125 million. Doon sila nakakonsentrate. Abogado pag nasabi, akalain mo sasabihin, ay katwiran lamang ng ano, sapagkat we are the power of the force. Si Luistro. Binanatan ni Kong Dante dito si Luistro. Dito sa video na ito mga kababayan, magre-react ho tayo dyan sa naging interview netong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa SM9 News. Napakarami ho niyang mga punto dito na kailangan ma-emphasize at kailangan maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi ho, yung ginawang pagtanggal sa kanya bilang miyembro at vice chair ng iba't ibang mga komite dyan sa House of Representatives, eh marami hong nang hinayang sa ating mga kababayan noong ginawan ho natin ng content yon. Marami hong nalungkot, lalo na dun sa energy, dun sa appointment, dun sa mga komite na yon, talaga hong nakikita nating nagtatrabaho itong si Congressman Rodante Marcoleta. Nang dahil sa politika, nang dahil sa pagtayo niya kung ano ang tama dyan sa House of Representatives, eh pinag-initan ho siya ng mga tambaluslos dyan sa House of Representatives. At ang matindi ho dito mga kababayan, hindi ho minority ang si Kong Dante dyan sa House of Representatives. Isa ho siyang majority. Kasama ho siya sa majority block dyan sa House. Nakakalungkot lang kong isipin na pagka talagang trinajekan itong mga tambaluslos, itong mga aso ni tambaluslos dyan sa House, eh talagang kahit na yung ginagawa mo lamang, yun ang naaayon sa ibinigay na mandato sa iyo bilang congressman, pag-iinitan at pag-iinitan ho kayo. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang kayo. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At kung gusto nyo sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para pagka meron ho tayong upload, kayo ho ang pinakaunang makakita. At kung sakaling gurgurin itong PH Update, ilalagay ko ho yung link ng second channel natin. Para kung sakaling mawala ho ito, meron ho tayong backup channel kung saan makikita nyo pa rin yung ating mga reaction video. Napakarami hong nagkakandawala ang YouTube channel ngayon, no? Kaya subscribe na ho kayo sa baba. Kayo na nga mga kababayan, trending pa rin ho sa mundo ng social media ang pagsusulo nitong pagsusulo nitong si Senator Aimee Marcos sa papalapit na 2025 midterm election. Ang mga nabasa ho natin komento sa ating mga kababayan, kasi talagang lumalabas na daw ang tunay na kulay nitong si Senator Aimee. Panigurado naman daw, sabi ng mga kababayan natin, susuportahan siya ng mga loyalista at ng mga aalyansa dito kay Marcos Jr. Ngayon, kumbaga, Ito yung mga nabasa lang natin doon sa ating huling video, no? Kung saan kinontent na natin to, sinasabi nung iba natin mga kasama dito sa PH Update, yan daw isang strategiya nitong si Senator Aimee Marcos para makapamangka sa dalawang ilog. Paano nga naman ho siya i-endorso nitong si Vice President Sara Duterte at i-endorso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan kung tawagin niya kaibigan kung kasama siya sa senatorial slate nitong kanyang kapatid na bangag, di ba? At least, yung mga loyalista, automatic na ho yan, ibuboto yan. Ay, lalo na yung mga loyalistang talyanista, ibuboto ho sigurado yung si Aimee Marcos. Kumbaga dito, kasi alam ho niya na napakalaki ng impluensya ng mga Duterte dyan sa Davao. At yung rating ng bangag niyang kapatid at ng diktador niyang pinsan dyan sa Davao, dyan sa Mindanao, kabuuan ng Mindanao ho, balwarte ho ng mga Duterte yan. Talagang sumasadsad ho ang rating nitong Marcos administration at nitong si Tambaluslos dyan sa Mindanao. Kaya malamang sa malamang, isa ho rin ho sa mga kinonsidera nitong si Aimee Marcos na kung sakaling magsulo siya sa 2025 midterm election, kahit papaano, meron siya makumbinse doon sa mga galit na galit sa kanyang pinsan at sa kanyang kapatid dyan sa Visayas at Mindanao na suportahan pa rin siya sa susunod na 2025 midterm election. Ito naman ho mga kababayan, Attorney Shel Jocno, first nominee ng Kabayan Party sa 2025 party list election. Anong nangyari dito kay Shel Jocno? Ngayon sasali ka na sa Akbayan. Hindi Akbayan ang tawag dyan. Mga kababayan, ito lang pakiusap ko kay Vice President Sara Duterte. Kung sakaling sa 2028, maipanalo ho natin itong si VP Sara, tanggalin niya na ho itong party list na to. Wala. Kung ayusin niya, kung ayaw tanggalin, ayusin ho talaga nila. Kung sino yung sektor na sinusulong dapat
sa buong termino, yung sektor lang, kung ano yung interest ng sektor na isinusulong dyan sa House of Representatives, yun lang ang dapat sa usawan nila. Kasi yung mga ano na ho na yun, yung mga, halimbawa, ako, taga Region 3, Region 4, o Region 5, boboto kayo ng congressman nyo, tama? Tapos isang party list. Yung mga yon, yung mga tao sa mga lugar na yon, eh meron na hong binoto na representante dyan sa House. Kung ako, eh isang guro, isang security guard, o kung ano pa mang sektor ang kinakapalooban ko sa ating komunidad, eh pipili ako ng isang party list. Okay? For example, tricycle driver ako, o doon ako sa party list ng tricycle driver. Ngayon, ang problema ho dito sa mga party list na to, eh hindi ho nila nagagampanan yung kanilang tungkulin dyan sa House of Representatives na maisulong yung interest ng kanilang mga sektor na rinirepresenta. Bagkos, ginagamit ho nila sa panggagancho at pamumulitika. Maliban sa sagip, ha, yung sagip na yan, isa lang ho, baka isa, nag-iisang party list lang ho yan na talagang ginagampanan yung kanyang mandato na iligtas, sagipin yung ating mga kababayan mahihirap, sa pangil ng kahirapan, ika nga. Kaisa-isa, sagip party list ni Kong Dante. Yan lang ho nakikita natin na talagang kung ano yung pinanumpaan niya, kung sinong sektor ang rinirepresenta niya, yun ho ang ginagawa niyang si Kong Dante Marcoleta. Hindi ko kagaya niyang si One Rider party list. Hindi ko kagaya ng ibang mga party list dyan. Wala hong pakinabang yung mga sektor na bumoto dito sa party list na to, sapagkat ang ginagawa ho nitong mga ano na to, ginamit ho nila yung kanilang pagkapanalo dyan sa House of Representatives para makapamulitika. Huwag na ho natin patagalin itong mga kababayan. Alam ko naman, isa ho talaga sa pinaka-aabangan nyo kung ano yung mga punto de vista nitong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa naging interview niya sa SMN 9 News. Ito ho mga kababayan, shoutout muna dito kay Sir MJ at dito kay Sir Admar V. Palakpakan. Okay, game. Congressman, si Admar, si MJ, good evening po. Admar, MJ, good evening. Pasensya na kayo, may ano pa yung boses eh. Okay lang sir, lahat yata, may halos lahat may sipon ngayon yung mga panahon na to. Kong, kamusta na po kayo? Ano po ang, kamusta na po ang mga gampanin natin sa House of Representatives? Mukhang marami-rami ang mga ganap sa kamera, sir. Naka-break na kami, Admar, MJ. Pero hanggang ngayon, sa mga oras na to, nagpapatuloy po yung investigasyon ng Quad Committee. Pero sir, recently po ay may mga paggalaw sa plenaryo at kayo po ay natanggalan ng membership sa iba't ibang mga committee. Pati na po yung makapangirihang Commission on Appointments. Kayo po ba ay nagulat sa hakbang na ito ng liderato? Naman ako nagulat dahil sa alam ko kapag nakapag-isip sila na gagawin sa isang kasama nila kahit sa majority, talagang ginagawa nila. Ang naging problema lang sa akin ay wala naman akong maisip na kasalanan sa kanila sapagkat ang pinagtatanggol ko naman mulat mula pa ay yung katwiran lang. Malinaw naman na nasabi ko sa kanila at wala naman silang may bibigay na counter-argument na sa pamamagitan ng tradisyon namin, eh hindi na namin pinagtatanong yung mga opisina ng presidente at opisina ng vice president. Ngayon lang kako nangyari ito. Masama ba yun? Eh kasi pinalilitaw nila na gusto nilang magtanong. Ngayon lang sila nagkaroon napakalaking interest at napakarami nila. Eh sabi ko, taliwas na yung kawal sa ginagawa natin sa mahabang panahon. Gusto ko lang malaman kung bakit nag-iba na tayo ng patakaran. Masama ba yung magtanong ka ng ganun? Eh, sa tagal ko na yata sa House of Representatives, nakita ko na yung ganung klaseng mga tradisyon na pinangalagaan namin sa matagal na panahon. Ayun, kung minamasama nila yun, nasa sa kanila yun. Congressman, kayo po ba'y naabisuhan hinggil po doon sa hakbang ng liderato o na all of a sudden, narinig niyo na lang po na ganun po ang desisyon sa plenaryo? Wala nga. Hindi naman nila ako aabisuhan na ganun ang kanilang mga ginagawang patakaran ngayon. Wala nang... Ako, kapag napakabastos, no, grabe. Nakita ko na yung mga bagay na yan, kapag nakagawa ka ng mali na
maaaring nakita nila na mali sa tuntunin, taliwas sa tuntunin, ginagawa yun. Pero sa akin, ang nakapagtataka, wala naman akong kasalanan na ginawa. Nangangatwiran ako base sa aming regulasyon. Pati yung ni-raise ko na punto na hindi na dapat pinayagan na nag-privilege speech yung isang representative ng Maynila sapagkat bawal na yon, sapagkat yung budget bill ay nasa plenaryo na at dinidiscuss na rin sa committee. Bawal yun sa tuntunin namin na magsasalita ka pa ng isang bagay na may kaugnayan doon sa bill na na nakalatag na. Masama ba yung paalalahanan ko sila na meron kaming tuntunin? Hindi naman nila masagot sapagkat mali nga sila. O pagkatapos ako ngayon ang tatanggalan ng... Ito yung kabaligtaran, ito yung kabalintunaan. Pinaalalahanan ko na sila ng mga mali nila. Ayaw pa nilang aminin, ako ngayon ang tinanggal. Yun ang nagpagtataka. Tsaka, Kong, di ba kumukonsulta sila sa iyo bilang isa sa po sa mga veterano at mga senior na mambabatas dyan sa mababang kapulungan? I believe, pag mga ganito na po na statute bilang pong mambabatas, dumudulog po yung mga baguhan sa inyo at maging yung liderato. Paano po itong nangyari? At kayo po yata ang natanggalan ng mga membership ng committee. Ayun nga, hindi nga nila inaasahan na magsasalita ako patungkol dun sa pagtalakay sa opisina ng Vice President kaugnay ng kanyang budget. Ayun nila siguro na merong pumigil sa kanilang ginagawa sapagkat meron sila siguro din na hindi ko alam kung saan papunta. Pero ngayon, obviously, na ginagawa nila ito para sa ganun makakuha sila ng kahit anong bagay na makapagpapahiya sa Vice President. Ayun. Hindi naman ganun ang patakaran namin eh. At palagi nilang sinasabi, yung mga bagitong mga abogado na bagito rin namang mga miyembro ng Kamara, yung sinasabi nilang public office is a public trust. Ang layo naman ng argumento na yun. Kung sana yung nagsalita na yun ay hindi abogado, hindi abogada, hindi na ako magtataka eh, sapagkat hindi niya maring, hindi niya naintindihan ang kaugnayan ng sinasabi niya eh. Kaya lang abogado yung nagsasabi eh. Kaya medyo nakapanlulumo, nakalulungkot kung bakit pati mga abogado sinasadya na nilang maliin yung kanilang pag-i-interpret pati provision ng saligang batas. Hindi naman pinag-uusapan na kung mo public office sa public trust na hindi na namin igagalang yung aming mga tradisyon. Hindi naman nangangulugan pag ginalang mo yung tradisyon, hindi na accountable ang isang opisina. Ang katunayan nga nito eh, nag-issue nga ang GOA ng notice of disallowance. Ang ibig sabihin nun, the Vice President is being asked to account. So, di accountable siya, di ba? Hindi mali naintindihan yun. Napakababaw naman na yun. Di pa maintindihan. Abogado pang mga sinasabi. Ang mali lamang dito, hindi muna nila hayaan ng Vice President na sumagot sa GOA at magpaliwanag sapagkat meron siyang anim na buwan na natitira pa, ang gusto sila-sila na yung makikita mo na talagang may mga plano na hiyain ng Vice President. Isipin mo, notice of disallowance pa lang. Wala pa namang yun eh. Magpapaliwanag pa lang ang opisina ng Vice President. Ang gusto nila, unahan na nila ang COA. Ang COA nga ang nag-a-account eh. Ang COA nga ang nagsisiyasat, hindi kami. Wala kaming mandato na siya sa atin ang pagkakagasta ng bawat opisina. Ang sa amin ay briefing lang. Malinaw ho yan, malinaw. Parang formalidad kasi naging tradisyon na nga namin bilang paggalang at pagtitiwala sa dalawang pinakamataas na opisina ng bansa. Ganun ang kalakaran. Yun ang written rule. Bakit hindi maintindihan ng napakasimpleng paliwanag na yan? Pero, Kong, sinabi po ng isang kongresista, kasama po ninyo, hindi na po
pinagkakaisahan, nilinaw niya na hindi pinagkakaisahan ng House leadership si Vice President Sara Duterte. Ito po ba ay parehas ng inyong pananaw? Anong hindi pinagkakaisa? Lahat niya naglululundag na gusto, nanggigigil na magtanong eh. Ang sinasabi ko sa kanila, anong itatanong ninyo eh, ang ko, magpapaliwanag pa nga lang sa ko, hindi nyo ba naintindihan kung anong nature ng notice of disallowance? Hindi pa naman hatol yan eh. Prinsipyo ho. Yan ho si Congressman Rodante Marcoleta, may prinsipyo. Sa mga ano ho ngayon na congressman dyan sa House of Representatives, ilan na lang ho. At itong si Congressman Rodante Marcoleta, ang isa dun sa mga nakikita natin na talagang tatayuan ganyan. Kahit na sabihin mong ikaw pa ang tumiti mo ng buong House of Representatives, pagkamali ginagawa mo, i-call out ganyan. Mahusay ho, napakusay yung tumama na to. Kung di man pala rin sa ano, sa 2025 itong si Congdante, at bumalik siya dyan sa House of Representatives, eh, siya ho ang gusto nating maging Speaker of the House. Kasi hindi ho natin alam eh. Matindi-tindi ho ang susunod na laban. Hindi natin alam kung idadaan sa daya, talagang magkakaroon tayo ng malinis na halalan. Pero dapat wag ho siyang umalis sa pamahalaan. No? Mapaparty list o congressman, dapat manatili ho siya dyan sa House of Representatives. Hindi naman ho kaya kung magkakaroon ng pagkakataon dyan sa Senado. Wala naman siyang nagawang krimen. Ang COA nga ay wala siyang karapatan na mag-file ng administrative complaint, eh, sabi ng Korte Suprema. Eh. Pina-account lang kasi nga merong nakita na kulang daw sa supporting document o hindi compliant do sa mga requisites na hinihingi ng COA. Para sa ganun ay mailabas lahat yung mga requirement. Eh di hintayin mong sumagot ang ano, ang opisina ng pangalawang pangulo. Ayaw nga nilang mahintay at nagmamadali sila. Eh meron pa siyang anim na buwan yun ang pinipilit ng COA. Oh, hanggang Pebrero 2025 ang ibinigay na palugit para magpaliwanag ng opisina ng pangalawang pangulo. Ano ba yung mga itatanong? Bakit eh, tingnan mo na lang ang kabalintunaan, Admara. Siguro ito mahalata mo, MJ. Bakit pagdating sa budget ng pangalawang pangulo, lahat ay gustong magtanong at walang pinagbabawalan? Mm. Bakit ako nung nasa plenary na magtatanong ako doon sa kalakhan ng budget? Naku po. Ayaw naman nila ako magtanong. Correct. Hindi ka ba magtataka niyan? Pag ikaw ay magtatanong sa Vice President, lahat libre. Mm. Pero doon sa ibang parte, yung kalakhan ng kabuuang 6.325 trillion, magtatanong ako sa plenary, kinakailangan daw magpaalam ako sa majority leader? Saan ka nakakita ng regulasyon na ganun? Meron pa kaming regulasyon na ganun? Wala. So, hindi kayo magtataka niyan. Eh, bakit lang? Eh, sasabihin, hindi pinagkakaisahan. Tsaka kung maganda yung tanong nyo eh, di ba? Para po yun sa inyo pong mga constituents sa Gig Party. Nagpalista ako, alam mo, nasa general principles yung kauna-unahan pa lang. Sapagkat meron ka akong lilinawin to set the tone of the deliberation for that day on general principles. Kailangan munang hintayin ko ang majority leader. Anong klaseng regulasyon yun? Nakasulat ba sa regulasyon yun? Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin? Eh 6.325 trillion ang pinag-uusapan eh. Eh doon ang gusto lang nilang tanungin, 125 million. Doon sila. Naka-concentrate. Ay, lahat, nako. Doon naka-concentrate.
Yan ang mga detalye niyan eh. Kailangan ho yan ang idiin natin sa ating mga kababayan. Yan ang mga nangyayari ngayon dyan sa House of Representatives na dapat malaman ng bawat isang Pilipino. Bakit nyo tinatanong yung 125 million pero yung trillion-trillion na budget for 2025 eh wala kayong pakialam. Binabawalan yung magtanong ang mga congressman. Halatang-halata naman eh. Wag na kaming magbulahan. Wag na kaming magbulahan. Opo, Congressman, si Admar po ito, magandang gabi. Sinabi po sa speech ni Speaker na dapat dumaan sa proseso. At sabi mo nga, kabilang din sa proseso yon na magtanong din sa pangkabuuan. Dahil hindi lang naman yung budget ni BP Sara ang tinatalakay, kundi kabuuan. So, paglabag din ito sa mismong pagsasabi, sa sinabi ng mismong leader ng Kamara. O ayan ang tanong mo ngayon. Yun nga po, kasi dahil bakit hindi sinusunod nitong mga kasama nyo po sa Kongreso itong mismong sinabi ng kanilang leader? Double standard na nga nangyayari, Admar eh. Pagka sa ibang panig ng budget, ayaw na nilang magpatanong. Pagka yung opisina lang ng Vice President, doon ka lang pwedeng magtanong. Naku. Bakit? Doon pa naman nagkaroon ng tradisyon na isa sa dapat iwag nang tanungin yung opisina ng Vice President sapagkat yung inakasalig doon sa pagtitiwala sa co-equal branch of government. Executive sila eh. Ito yung dalawang mataas eh. Judiciary, formalidad na lang. Hindi rin kami nagtatanong eh. Lalong-lalo na yung budget namin. Walang nagtatanong dyan. Wala rin nag-present. Grabe. Nakita mo ba kung sinong nag-present ng budget ng House of Representatives? Meron ba nag-present? Meron ba nagtanong? Yun nga eh, dahil parte ito ng tradisyon na. Kumbaga, time-honored tradisyon. Parte ng tradisyon, ito'y tatlong co-equal and coordinate branches of government. Yung executive ay symbolized by the two highest positions in government. Office of the President and Office of the Vice President. Hindi ba nila naiintindihan yon? Eh sabi ko nga sa'yo, kung yung mga nagsipagtanong na yon ay hindi mga abogado, baka napagpasensyahan ko na sila eh. Alam mo, ayaw ko nang patusin yung mga yan. Abogado pag nasabi, akalay mo sasabihin, ay katuwiran lamang ng sapagkat we are the power of the force. Si Luistro. Binanata ni Kong Dante dito si Luistro. Mario Joseph naman ang pangangatwira. Saan ka naman nakakita ng pangangatwira? Lahat ng opisina ay accountable. Kaya nga, hindi ba nila nakita? Mismong Kowa na ang nag-issue ng notice of disallowance. Anong ibig sabihin nun? The office of the Vice President is being asked to account. Oh, hindi ba malinaw sa kanila yun? Opo. Tinatakpan ba namin ang Vice President? Hindi. Ang mag-a-account kasi COA, hindi kami. Hindi kami COA. Kaya lang, ang pagtatanong na gusto nila, manghiya. Malinaw yun eh. 2025 ang pinag-uusapan na budget, ang tinatanong 2023. Nakakita ka ba ng ganun? Halatang halata eh. Opo. Correct. Alam mo, kung nasa korte lang kami, puro objection ang mangyayari sa kanila eh. Kasi, yung pinag-uusapan 2025, kumbaga stipulation of facts halimbawa, o pre-trial order, sinabi na ng korte, o itang tatlo lang ang pagtatalunan ninyo, huwag kayo lalabas dito. O, ibig sabihin, 2025 lang ang pag-uusapan natin dito ha. Pag magtatanong ka ng 2023, objectan ka ng kalaban mo, patay ka. Congressman, si Admar, si MJ, good evening po. Ayun na nga mga kababayan, yun ho ang naging interview na itong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa SMNI News. Kung di nyo po napanood itong video na ito, i-click nyo lang. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.